Hello guys, welcome back to my channel. Nandito pa rin tayo sa farm and ang ating i-content ngayon ay tungkol sa pag-aabono namin sa upo. Yung naging guide ko sa pag-aabono ng upo. So dati po ay pure organic kami, pero dahil nga yung sa nangyari sa amin sa sitaw ay talagang gumamit na rin kami ng synthetic. And at nung nagtanim na po kami ng upo ay nanood din po kami sa YouTube ng iba't ibang mga pamamaraan nila kung paano mag-abono sa upo. And syempre meron kang, kung gusto mong sundin na yon, pwedeng yun na lang eh, kasi maganda rin naman yung resulta sa kanila eh, pero syempre marami tayong pinanood na video and we come up sa sarili nating pamamaraan. So samahan nyo po ako sa pag-discuss ng ating mga ina-abono sa upo. Andito po tayo ngayon sa pinagawa nating bandilan. So dito kami nagbabandil. Pasensya na kayo guys, medyo makalat. Actually makalat talaga. Dahil talagang busy sa farm eh, hindi na po natin muna mabigyan ng oras ng paglilinis dito. Pero siguro sa pag nakaluwag-luwag na eh, talagang mabigyan na to ng oras. So ito po, kung mapansin nyo, meron kami ditong vermicast. Ito yung ginagamit namin sa pagpupunla. Ginagamitan ng sabay na carbonized rice hull. And maganda yung paupo. So yan po yung ginagamit naming paupo sa bawat tanim namin. Pag nagtatanim kami ay naglalagay kami ng pinaghalong carbonized rice hull at vermicast 1:1 ratio. So yun po. Yun po yung inilalim namin sa lupa bago magtanim. Tapos para po yun yung organic na ating ilalagay. And then ito naman po yung ating mga abono. Yan. Tingnan na kayo, ito lang ang lagay namin. Kuna. Yan. Ito yung kuna na aming pamangkin. Wala nang nagamit kaya dinala dito ni na inay. Hindi siya kung ginawang lagayan. So pinlastikan lang para at least may cover. Yan po yung ginagamit namin para sa lahat ng tanim namin dito na papaya, may sili na atsal o kaya lara, yung upo, and saka yung ano pa ba? And dati pala na sitaw. So yan po. Bale, wala sa plano namin talaga na magtanim ng upo, pero dahil nga sa sinasabi nung kapitbahay namin na matagal na naghahalaman na sayang naman yung baanting lote na hindi pa nalalagyan ng tanim, kaya suggest niya na upo. And grateful kami, we're blessed na naging maganda naman yung resulta. So kung mapansin nyo sa mga nakaraan nating vlog na madami yung naging bunga. So ngayon lang ang naging challenge natin eh, medyo bumaba yung presyo. So from 20 pesos per piece, ngayon ay nasa 8 pesos per piece. So malaki yung binaba, pero at least ay kumikita pa rin naman tayo kahit papano. And shoutout muna kay Harvester Channel, dahil sa iyo kaya ako nakapaggawa ng video na to para i-share kung paano yung naging guide ko sa pag-uupo. And shoutout muna sa bago nating mga subscriber, kay AC Kalang at saka kay Julie Feliciano. Salamat sa pag-subscribe at sa panonood na rin. And kay Tuyo Pesul Hernandez na nasa Italy na nanonood, laging naka-comment, Pesul is watching. So maraming salamat, Tuyo. So yan, yung ating mga nagtatrabaho doon. So, so mabalik tayo sa pag-abono. So nung nag-decide na kami na magtatanim nga, syempre, inaral namin kung paano yung pagtatanim, pagpupunla, at pag-abono. And yung pagpupunla, meron po tayong video na ginawa para sa pagpupunla. And sa pag-abono naman, so nangyari, ang napapanood namin sa YouTube, yung buwan sa pagpupunla, na 12 to 13 days ang bago sila mag-transplant. Pero sa amin,
halos 7 days lang nag-transplant na kami. So basta umangat na ng ganong kalaki, yung pinakapunla ay tin-transplant na namin. So yun ay based on experience na ipinayo sa atin ng mga batikang farmer dito. So sabi nga eh, mas okay yung sa batikan na by experience yung ating i-apply. So pero syempre eh, kinoconsider pa rin naman natin yung mga napapanood natin. And pag sinabi naman ng ating kapitbahay na kahit batikan siya, so hinihinga natin siya ng magandang paliwanag. And yun, sa paliwanag naman niya ay talaga namang maayos, tama nga naman. Kaya syempre, saka natin susundin. Kumbaga, hindi ka basta-basta rin susunod. Pag-aaralan muna, tatanungin mo muna. So, mabalik tayo sa pag-aabono. So, may napapanood kami na complete guide na, so yun, nilista namin na yung iba nga gumagamit ng potash pag namumunga na. Pero yun daw ay para mapalabas yung mga ibubunga ng ating upo. Pero may napanood din tayo na yung potash naman ay hindi daw ginagamit sa mga hinaharvest na hindi hinog. So, dapat daw ang potash ay ginagamit lang sa mga nahihinog. Gaya ng papaya, kung anin siya ng hinog, ng melon, yan, yun yung mga ginagamitan. Pero, nasa inyo pa rin yan kung susundin nyo na maglagay kayo ng potash. Kasi nga, yung ibang experienced farmer din na nag-YouTube, inire-recommend nila na gumagamit sila ng potash. So, ito na po, ang naging decision ko na sundin ay ito. Gumawa ko ng sarili kong guide. And, yun, pagka-transplant po, sa first week, nag-transplant na ako pagka-tanim. So, dilig-dilig lang muna yan. Every morning or basta basa-basa yung lupa ay dinidiligan yan. Then, pag naka 7 days, so yun yung first week, maglalagay tayo ng calcium nitrate at saka 1620. Bali, tigkalahati. Kalahating lata ng sardinas na calcium nitrate na tropicoat yata yun. So, tanong nyo na lang sa mga agri-supply, sabihin nyo yung calcium nitrate na pang bata. Kulay puti yon. So, kalahating lata noon at saka kalahating lata ng 1620 na abono, tapos ihahalo natin sa 16 liters ng tubig. Tapos pag nahalo na natin, natunaw na yung mga abono na calcium nitrate, ay yun yung ating ide-drenching. So, isang latang tubig na pinaghaluan ng calcium nitrate at 1620. So, kada puno, isang lata. Tapos, kinabukasan, dapat banlawan natin siya ng tubig or didiligan kinabukasan. So, yun po. Then, on the next week, second week, ganun ulit. Ganun ulit, calcium nitrate, kalating lata, 1620, kalating lata. Tapos, maglalagay tayo ng complete, kalating lata rin. So, tigkakalahati lata noon. Tapos, ihalo natin ulit sa 16 liters na tubig. Then, isang lata ulit ang ide-drenching natin, ididilig. So, second week yon. Then, nagpo-foliar kami. So, pwede kayong gumamit ng foliar na synthetic na tanong nyo lang na rin sa agri-supply yung sa vegetative stage kung anong pwede. Kasi hindi kami gumagamit ng foliar na synthetic. Ang pinaka-foliar na ginagamit namin ay yung organic. So, yung kung mapansin nyo sa drum, kung nakikita nyo diyan, yan yung mga binili namin sa online na mga organic products na pinaghalo-halo namin. Tapos, based on sa mga research na rin, kaya pinaghalo namin, tapos pinerment namin. May mga kasama niyang fish amino acid, fermented plant juice, fermented fruit juice, tapos yung mga organic na binili namin. So, may mga good bacteria. Yan. Kasi maganda sa lupa yung may mga good bacteria. So, yun na yung ginagamit naming foliar. So, pwede nyo rin yung gayahin na maggawa kayo ng sarili nyong mga concoction na organic. At yun ay pang foliar nyo. Or kung ayaw nyo naman,
kasi medyo hassle pa rin yun, or sabihin natin mas magastos, eh pwede tayong mag-collar ng synthetic. Yan. Sabihin nyo lang na pang vegetative stage. So, ang gamit, merong grow more, parang hindi yung nagkakamali grow more. So, yun. Then, punta tayo sa third week. So, third week, ang ginawa ko na lamang ay tatanggalin natin yung calcium nitrate. Yun namang 1620 kalahating lata, tapos isang lata na complete. So, yan po. And, pagkadilig ng drenching nung sa third week na isang complete at saka 75 grams or kalahating lata ng sardinas sa 16 liters, lagi po tayo sa 16 liters sa yung bawat sinasabi ko, ay after 2 days nagpo-collar, or minsan nga wala kaming sinusunod na araw sa collar, pwedeng 2 times a week kami nagpo-collar kasi nga organic naman yon. So, kung ang gamit nyo naman synthetic, I suggest na once a week, parang sa pag nag-drenching kayo ngayon, magpalipas kayo ng dalawang araw o tatlong araw bago mag-foliar na synthetic. And then, on the fourth week, yan, so almost pag nag-fourth week na yan, medyo may makikita na kayo diyan siguro na mga maliliit o na medyo namumulaklak na. Kaya, on the fourth week, ay ang nilalagay po natin ay isang latang complete at saka isang latang Yara Winner. So yun po, may brand na akong binanggit pero hindi po yun paid promotion, ano po. So Yara Winner po ang nilalagay natin, isang lata rin and isang lata na complete. So hahaluin uli yan sa 16 liters na tubig, tapos ay yun uli ang i-drench natin. Kada puno isang lata uli. Isang lata na isang lata. Tapos, sa fifth week, so bali ay ilan days? 35 days na plus 7. So 42 days na, almost medyo malalaki na yung ano. Ganun pa rin, ulitin lang uli natin yung complete at saka winner. Tapos nilalagyan na rin natin ng calcium nitrate, yung pang matanda na. So pang matanda na calcium nitrate. So, sa 5 week po yun. 5 week, isang latang calcium nitrate, isang latang complete, at isang latang winner na sardinas. Ano ba? Isang latang sardinas na yung tatlo na yon sa 16 liters of water. Tapos, didilig uli. So, kada kinabukasan po ay dapat tayo ay magbabanlaw, sabi nga. Tapos, bukod pa po doon, ay naglagay din po ako ng side dress na halos ay tigi isang dakot na pinaghalo-halo yung calcium nitrate, winner at saka complete. So pinaghalo-halo ko po yun. Ang naging ratio ko po noon ay 2 kilong winner tapos 2 kilong calcium nitrate at saka 1 kilong complete. Tapos ang ginawa ko po ay tigi isang dakot na pang side dress, para yun yung magiging pondo, para pag nawala ng bisa nung ating drenching, yung dilig, ay yung side dress natin ay unti-unting natutunaw na siyang sumusuporta sa ating paparating na bungataw. Tapos yun, after 2 days uli, kung gusto nyo mag-collar, so nasa inyo na po yun. Then 6 week, ito po medyo kasagsaga na talagang marami na po yan. Talagang nagsusulputan na po yung medyo lumalaki na yung mga bunga niya, and ganun pa rin na calcium nitrate complete at saka winner, ganun lang po. Tapos hindi na tayo magpopondo, hindi na tayo magsaside dress nung yung sinabi ko kanina. So drenching lang po uli. And then sa 7th week, yun po, bali pag sa 7th week na, ang gagawin ko na po ay, bali kasi yung tanim naming upo, parang nasa 6 week pa lamang, kaya, pero ang inano ko po sa 6, sa 7th week, ito, kumbaga, kasagaran na yung bunga niya, talagang, kumbaga, hindi na yung maliliit na papalaki, kumbaga, malalaki na kinakailangan ng supplyan. So,
300 gram na complete o kaya ay dalawang lata na complete at saka dalawang lata na winner. So, dalawang lata sardinas, tig dalawang lata, tapos 16 liters of water, tapos ay yun po ay ang didilig natin ay nasa tatlong lata din. Tatlong lata ng sardinas sa bawat puno. Sa 7th week po yun. Kasi madami na ngang bunga, kinakailangan yung abono mo. Dapat marami ding mailagay na supply na nutrients sa abono. So, yun po yung naging practice namin. And still, may kanya-kanya po tayong experience kung sakali na may pagkukulang or may labis sa aking ginawa, ay kayo na pong mag-adjust sa inyong pagtitimpla. Kasi, kaya nga po nasabi ko, yung mga napanood ko ay effective sa kanila. Iba't ibang video na effective sa kanila, pero hindi yun yung sinunod ko. Although, kumbaga, proven na sa kanila yun. Oh. Pero, iba pa rin yung naging diskarte ko. Kaya, based on your experience, matatantyan nyo naman po yan eh. Kapag ka nandun na kayo sa field na nag-aabono kayo, doon nyo malalaman kung parang napalabis pa kayo, kung konti yung abono nyo, or ano ba yung kulang, kulang sa tubig, kulang sa dilig, o labis na sa dilig. So, yan po. So, sa pag-aabono po, ayan lang po yung masishare ko na pinapractice namin dito sa farm. Nakita nyo naman po yung naging resulta. And by God's grace, nawa ay magtuloy-tuloy po na ganun pa rin yung bunga. So, maraming salamat po at sa Diyos ang papuri. Maraming salamat po sa Diyos dahil sabi nga, ang lahat naman ay sa Kanya nagmumula at wala tayong magagawa kung wala siya sa ating buhay. So, kaya laging tayong tatawag sa Kanya dahil talaga namang siya ang number one na nagpoprotekta, nag-aalaga sa ating mga halaman. Kaya yun, lagi lang po tayo mag-pray. And maraming salamat sa panonood. Nawa po ay may natutunan kayo sa video na ginawa natin tungkol sa pag-abono ng upo. So, still, nasa inyo pa po. Again, inuulit ko, there is adjustments na pwedeng mangyari sa part ninyo based na sa magiging experience nyo. Kasi sabi nga, pag farmer ka, dapat araw-araw na doon kasi yung tanim para nakikita mo yung mga problema, yung mga kung anong kailangang i-adjust. So, yun. So, maraming salamat po sa panonood and ingat po tayong lagi. Maraming salamat. From OFW po, sumubok na mag-farming dito sa Pilipinas kahit sa gitna ng pandemic. So, God bless po sa ating lahat.